Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, pagkatapos ay alhamdulillah, pagkatapos ay alhamdulillah, sapagkat lahat tayo ay una na idaos natin papag-ayunuhan ang buwan ng Ramadan, at ang iba sa atin ay natapos na rin mag-fasting ng 6 na araw sa buwan ng Syawal, at ang iba naman ay kinukompleto na ito. At siguro meron na lang 14 or 13 days ang nalalabi, ang natitira sa pag-aayuno ng buwan ng Syawal. Yung mga hindi pa nakapag-fasting, inshallah, sana mag-fasting tayo. Bid nila. Kasi sayang yung reward na napapaloob dito sa pag-aayuno ng buwan ng Syawal. Isipin natin yung hadith ni Propeta Muhammad SAW, man sama yawman fi sabilillah, sino man ang anya ang mag-ayuno ng isang araw para kay Allah. Isang araw lamang. At ang layunin mo ay para kay Allah. Ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina kharifa. Ilalayo ni Allah ang iyong pagmumuka sa impyernong apoy, 70 kharifa. Yung pagitan niya ay 70 years. Kasi yung kharif, isa ito sa mga panahon. Kasi di ba meron tayong apat na panahon? May saif, taglamig, tag-init, may shita, taglamig, at mayroon kharif. Yung taglagas, kung tawagin. Ano po? At mayroon ding rabi' na tinatawag. So, 70 years, isipin mo, ang pagitan mo at pagitan ng impyerno, gaano kalayo yun? Kapag ikaw ay maglalakbay ng sasakyan lamang, sasakyan, o hindi, mula Pilipinas hanggang Saudi Arabia, ilang oras yung paglalakbay? Hindi, mula Riyadh, sabihin natin. 9 to 10, di ba, sabihin natin? 9 to 10. Kasi yung sa mga ticket, kadalasan, pag Riyadh ka galing, 9 hours and 40 minutes, eh. Mga ganyan, sabihin natin, ilang milya yun, ang layo. Libu-libong milya, hindi ba? So isipin mo, 70 years ka maglalakbay, 70 years na walang tigil, gano'ng kalayo yun? Isang araw lamang yun. Ganun yung pagitan mo at pagitan ng impyerno kapag ikaw ay magka-fasting ng isang araw lamang. At ang reward ng pag-aayuno ng buwan ng sa buwan ng Syawal, yung 6 days, para ka nag-fasting ng isang taon. Subhanallah. Isang taon kang nag-fasting. Ilarawan natin ito, mga kapatid. Kung ganun, gano'ng kalayo yung pagitan mo at pagitan ng impyerno? At ilarawan din natin ang hadith ni Propeta Muhammad SAW, inna fil janna, tunay na sa paraiso ay mayroong pintuan na ang pangalan nito ay Ar-Rayyan. Wala makakapasok dito maliban na lamang yung mga taong nag-aayuno. At inshallah subhanahu wa ta'ala, yung mga nakapagtapos na pag-aayunuan yung 6 na araw ng Syawal, tanggapin naman ni Allah sa atin at sa inyong ating mga mabuting gawa. At yung mga hindi pa natatapos sa atin dito at sa mga nanonood sa atin, inshallah pagkakataon pa, meron pa tayong ilang araw na natitira bago mawala sa atin ito. Ngayon, mga kapatid, ang gusto kong talakayin sa inyo, al-iman, ito yung pananampalataya. Minsan, tumataas. At minsan, humihina. Siguro, natanong natin ito sa ating mga sarili. Bakit ang ating pananampalataya, minsan mataas, napakasarap, naramdam mo. At minsan naman, mahina. Ano yung dahilan? Ang iman, mga kapatid, kaya siya lumalakas, yazid bit-ta'a. Tandaan natin. Gawin mo itong pamantayan ng iyong buhay. Ang iman, lumalakas, yazid. Nadaragdagan yan. Sa ano? Bit-ta'a. Sa pagsunod kay Allah. Sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ano yung mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala? Una, ang una rito ay ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ilarawan mo, kapatid, sa Islam, kapag ikaw ay nagdarasal ng 5 beses sa isang araw at ibinibigay mo ang mga kondisyon nito. Tuaddiha ala wajil matlub. Isinasagawa mo ito kung paano ito dapat isagawa. Kasi may mga tao nagdarasal, sala lang sala, hindi alam yung ginagawa. Ngunit yung taong alam ang mga haligi ng sala, alam yung mga kondisyon ng sala, nadaragdagan ng kanyang iman. Bakit? Sapagkat kapag siya nagdarasal, mataimtim siya paano magsala. Ibinibigay niya yung mga haligi at kondisyon ng pagdarasal. Kaya lumalakas ang kanyang iman dahil sa pagsagawa niya ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpa-fasting siya. Kapag mayaman siya, nagbibigay siya ng zakah kada taon. At pumupunta sa Makkah para isagawa ang Hajj. Kapag ginawa ito ng isang Muslim, sumusunod siya kay Allah, nadaragdagan ng kanyang pananampalataya. Kabaliktaran. At bumababa ang iman, mga kapatid, kapag tayo ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sumusuway, gumagawa ng mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala.
So ang iman, nadaragdaga ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah at nababawasan naman ito, humihina sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, napakalawak na talakayin ito eh. Kabilang sa mga pagsunod kay Allah, eto. Minsan may mga babae. Eto, napakalaga na ito mga kapatid. May babae, bago siya mag-asawa, nagbabasa ng Quran, nagtatahajud, nagsasala ng ilang beses isang araw, nagpa-fasting ng mga sunna. Ngunit nung siya'y nag-asawa, biglang humina yung iman niya. Eto yung tanong. Ano ba yung problema rito? Yung pag-aasawa niya, o ba yung problema ng kanyang iman? Tinanong si Sheikh Albani, rahimahullah, tungkol sa ganitong kalagayan, yung isang babae, bago mag-asawa, mashallah, napakalakas ng iman. Kada oras, kapag dumating ng oras ng sala, nagsasala ka agad siya. Maguhudo pa lang adan na. O bago yung adan, naguhudo na siya. At nagsasala siya sa tamang oras. Nagsasala pa ng mga sunna. Nagpa-fasting ng mga sunna. Tayib. Nagbabasa ng Quran. Nagtahajud gabi-gabi. Ngunit nung siya'y nakapag-asawa, biglang humina ang kanyang iman. Lagi nang late sa sala. Hindi na nakapag-fasting ng mga sunna. Hindi na nabubuksan ang salita ni Allah, ang Quran. Ano yung dahilan? Yung asawa niya ba? Eto mga kapatid, ang sekto Sheikh Albani, rahimahullah. Pakinggan natin ng maigi. Bago siya mag-asawa, ang sinusunod niya lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinibigyan niya yung karapatan ni Allah. Nung siya'y nag-asawa, nadagdagan ang kanyang karapatan na dapat gawin. Ano ito? Yung karapatan ng kanyang asawa. Kapag ibinibigay mo ang karapatan ni Allah at ang karapatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karapatan ng iyong mga magulang, nadagdagan ang iyong obligasyon. Ano ito? Ang ibigay mo ang karapatan ng iyong asawa, ang sabi ni Sheikh Albani. Kapag hindi mo binigay ang karapatan ng iyong asawa, walang pagdududa, yan ay ma'asiyah, pagsuway kay Allah. Ang hindi magbigay ng karapatan ng asawa sa lalaki at sa babae, pagsuway kay Allah, kasalanan yan. Kaya humihina ang iman. Ngayon kapag parehas mag-asawa, hindi ibinibigay ang kanilang karapatan, huwag kang aasa na parehas sila aangat ang kanilang iman. Parehas sila, bababa ang kanilang iman. Ito yung kasagutan. Nakuha niyo yung point mga kapatid? Nakuha ba natin? Bakit humina yung iman ng babae after niya mag-asawa? Kasi hindi niya binibigay yung karapatan ng kanyang asawa na. Dahil ang pagbigay ng karapatan sa ating mga asawa, ito ay ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung sagot mga kapatid. Ang pagsunod kay Allah, napakaraming pintuan mga kapatid. Unang-una na rito, yung haligi ng Islam. Pangalawa, yung paggalang sa mga magulang. Paggalang sa mga asawa. Pagtuturo sa ating mga anak. Pakikitungo ng mabuti sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Ang maging makatao ka, maging mabuti sa iyong kapwa, sa iyong mga trabahador, kapag ikaw ay may kaya sa buhay, may mga nagtatrabaho sa iyo, naninilbihan sa iyo, kailangan maging mabuti ka sa kanila. Kapag sumuway ka sa kanila, isa sa mga yan, hindi mo nabigay ang karapatan nila, tandaan mo, nahihina ang iyong iman. Ngunit yung taong sumusunod kay Allah, na lagi niyang iniisip na si Allah subhanahu wa ta'ala ay taga-subaybay, nandyan, muraqabatullah, iniisip niya si Allah subhanahu wa ta'ala, nakasubaybay sa kanya, nakatingin sa kanya, ibinibigay niyang karapatan, unang-una ni Allah, karapatan ng kanyang sugo, karapatan ng kanyang mga magulang, karapatan ng kanyang asawa, ng kanyang kamag-anak, karapatan ng kanyang kapitbahay at ng mga tao. Binibigyan niyang karapatan. Kaya mga kapatid, kung gagawin natin ito, inshallah lalakas ang ating mga pananampalataya. Ganun din naman, kapag humihina ang iman ng isang tao, walang pagdududa, siya ay sumusuway kay Allah. Siya ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano? Halimbawa, late sa sala. Yung taong late sa sala, tandaan mo, huwag mong isipin na lalakas ang iman niyan. Hindi, mahina yung iman niya. Bakit? Tandaan yan yung laging late sa sala. Ang sala, mga kapatid, ito ay sya'nuhu azim. Sya'nuhu azim. Ang sala, ito ay malaking bagay para sa atin. Napakalaking obligasyon nito ng isang Muslim. Ang kalagayan niya at ang sitwasyon ng isang Muslim sa sala ay napakabigat. Bakit? Sapagkat sa banal na Quran, nakasaad dito, nang maraming beses tayo intusan ni Allah na tayo magsala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya habang siya ay nakahiga at bago siya datna ng kamatayan, kinakausap niya ang kanyang umma, tayo. As-sala, as-sala, as-sala. Itayo niyo ang pagdarasal, itayo niyo ang pagdarasal, itayo niyo ang pagdarasal. At lahat tayo inutusan niya na ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga obligasyon sa buhay, turuan sila, utusan sila na magsala. Ang sala, mga kapatid, ito ay nagmula sa word na sila. At ang sila, sa Arabic, ito ay ugnayan o komunikasyon.
Kapag naputol yung sila sa pagitan o pagitan ng Diyos, wala ka na ugnayan sa Kanya. Kaya mga kapatid sa Islam, ang isang Muslim, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Ang pagitan natin, tayong mga sumasampalataya, tayong mga naniniwala kay Allah at hindi mga sumasampalataya, ay ang salah. Sino man iwan niya ito, fakad kafar. Siya ay nagtakwil ng kanyang pananampalataya. At ang salah, nabanggit din sa banal na Quran, mga kapatid, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fawailu lil musallin, kapinsalaan sa mga tao ng darasal. Allahu Akbar. Pinsala para sa mga tao ng darasal. Hindi ba tayo magtataka? Hindi ba yung susi ng paraiso is sala? Una, pagkatapos ng tauhid, yung sala. Daan ito sa paraiso. Pero bakit yung mga tao nagdarasal, para sa kanila, ang lugar sa impyerno. Ito ay wadi, lugar sa impyerno. Ang maniniraan dito yung mga tao nagdarasal. Bakit? Nagsasala ka, tapos makapunta ka sa impyerno, para saan? Kumpletuhin natin yung aya. Bakit sila mapupunta sa impyerno? Alladina hum an salatihim sahun. Sila na nagiging pabaya sa kanilang pagdarasal. Allahu Akbar. Nagdarasal pero pabaya. Papaano? 5 times nga siya magsala. Ngunit, isinasagaw niya ito. Minsan, mabilis siya magsala. Allahu Akbar. Samay Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapos gusto magsala. Matapos ka agad yung sala. O di kaya, nagsasala siya. Naalaga niya ito. Pinagpapaliban. Narinig niya yung adhan ng Fajar. Tapos anong oras na ba? Tulog muna ako 15 minutes bago yung ikama. Tapos tatay na ako pag ikama na. Tapos pagising niya, sumikat na yung araw. Ito yung tanda na siya ipaparusahan ni Allah. Ito ay makakapasok sa impyerno, yung tao nagdarasal. Paano pa kaya yung hindi nagdarasal? Mas malala. Diba? Mas malaki ang parusa ng taong hindi nagdarasal. Sabi nga mga kapatid, madali ang mag-Muslim. Pumasok sa Islam, madali. Tayo rito lahat, alhamdulillah, ilan sa atin dito, 90% balik Islam. Magsuot ka ng takya, magsuot ka ng thawb, magshimag ka, kahit yung babae mag-abaya, sasabihin ng mga tao, Muslim siya. Diba? Yung mga tao, tingin sa kanya, Muslim. Pero ang tanong, nagsasala ba? Yan ang tanong. Ibinibigay niya ba yung karapatan ni Allah? Sinasagawa niya ba ang kanyang mga obligasyon bilang isang Muslim? Yan ang tanong. Kaya nga, maraming mga tao na Muslim sa pangalan, Muslim sa kasuotan, ngunit sa gawa, hindi naman sila Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ajasamikum, wala amwalikum, walakin yanzur ila kulubikum wa amalikum. Ito yung pamantayan natin sa mundo. Tunay na si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga itsura. Guwapo ka, maganda ka, makisig ang pangatawan mo, malakas ka. Wala ajasamikum. Yung mga katawan, hindi niya tinitignan yan. Maputi ka, maitim ka, kayumanggi ka. Hindi niya tinitignan ni Allah. Makinis ka, hindi makinis. Hindi niya tinitignan ni Allah. Wala amwalikum. At ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga anak, ang inyong pamilya, ang inyong posisyon sa buhay, hindi niya tinitignan ni Allah. Ano yung tinitignan sa atin ni Allah? Walakin yanzuru ila kulubikum. Ang tinitignan sa atin ni Allah ang ating mga puso at ang ating mga gawa. Yan yung iman, mga kapatid. Ang iman, kaulun bilisan. Ito ay pagsambit, pagbigkas sa dila, wa amalun bil jawarih, at pagsasabuhay ng ating mga katawa. Wa tasdiqun bil qalb. Kailangan kapag sinabi mo, patunayan mo yan sa iyong puso, isabuhay mo, isagawa mo, yan yung iman. Hindi ibig sabihin na ang tatay mo ay Arabo, Muslim, sabihin natin taga-Saudi, kahit taga-Mac ka pa siya. Paglaki mo, Muslim ka rin. Hindi. Kahit yung hindi ibig sabihin din na yung nanay mo, Tausug, Maranao, Maguindanao, Yakan, Calagan, Cagan, taga Mindanao, paglaki mo, Muslim ka? Hindi. Kapag hindi mo isinasagawa ang iyong obligasyon bilang isang Muslim, hindi ka matatawag na Muslim. Dahil ang iman, tulad ng sinabi natin kanina, ito ay pagbigkas ng ating mga dila. Pangalawa, paniniwala ng ating mga puso kung ano yung sinasabi natin. Kailangan may paniniwala, hindi lang basta salita. Kasi may mga tao nagsasabi, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala naman sa puso. Di ba? Marami niyan. La ilaha illallah. Wala naman sa puso. Muslim ako. Wala naman sa puso at wala rin sa gawa. Kailangan ang iman, magkakasama yung tatlong bagay na ito. Kapag mawala ang isa, halal.
may problema sa iman, sa pananampalataya. Ano yung una? Pagbigkas sa dila. Pangalawa, paniniwala sa puso. Nagsabi ka ng la ilaha illallah, kailangan totoo. Kailangan nasa puso mo yan. Naniniwala ka na si Allah, nag-iisa. Naniniwala ka sa mga anghel. Kapag naniniwala ka sa anghel, dapat nasa puso rin yan. Naniniwala ka sa mga kasulatan, sa mga propeta, lahat paniwalaan mo, sa paraiso at impyerno, may paniniwala yan, at nakatakdang tadhana, mabuti man masama. Pagkatapos, kailangan isabuhay mo ang iman. Dahil walang saysay, mga kapatid, ang ating salita, ang ating paniniwala, kung walang gawa. Yan ang katotohanan. At mayroong hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Thalatha man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Ito. Taglayin natin ang tatlong bagay na ito kung gusto natin malasap ang tamis ng iman. Sino man anya taglayin ang tatlong bagay na ito, taglayin niya. Nasa kanyang tatlong bagay na ito, wajada bihinna halawat al-iman. Malalasap mo yung tamis ng pananampalataya, ibig sabihin, lalakas ang iman mo. Tataas ang iman mo kapag nasa iyo yung tatlong bagay na ito. Ano ito? An yakuna Allahu wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwa. Ang mangingibabaw sa iyong puso, ang mangingibabaw sa iyong puso, ang mamahalin mo, si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang higit kanino man. Mga kapatid, nang higit kanino man. Walaikum salam wa rahmatullah. Ang mangingibabaw sa ating puso, sino mga kapatid? Si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag nangibabaw sa ating puso, ang ating asawa, ha? Sabihin niya, yan ka na naman, pupunta ka naman sa ano, sa masjid. Magsasala ka na naman, mag-aaral ka naman, di mo naman kami nabubuhay. Inuuna mo pa yan, mga, yung pag-aaral sa Islam. Tanda yan na may problema ang ating mga puso. Dahil ang nangibabaw sa atin, yung ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga negosyo, nag-adhan na, pero ikaw, abala pa rin sa iyong negosyo, sa business, sa makatawid, sa mga palamuti ng mundong ibabaw. Kapag ito yung nangibabaw kaysa sa pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may problema ang ating iman. Kung gusto natin malasap ang tamis ng iman, ang palaging mangibabaw sa ating puso ay ang pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mga kapatid, kailangan may fiqh na tinatawag. May fiqh. Ano yung fiqh na tinutukoy? May tamang pag-unawa ng pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil may mga tao na lagi sila nagsasabi ng fisabilillah. Yung para kay Allah. Ginagawa ko ito para kay Allah. Yung wala sa lugar. Lalabas, pupunta ng ibang bayan. Iiwan yung asawa, iiwan yung mga anak nang hindi magtatrabaho. Mali yun. Anong utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'idha kudiyatis salah. Fantashiru. Ha? Fantashiru saan? Fil ard. Pagkaraan, maisagawa ang pagdarasal, ito yung sa araw ng Jum'a, sa lahat ng pagdarasal ito, magsikalat kayo. Magsikalat kayo upang maghanap ng biyaya ni Allah. At ang sabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهِ. At hangarin mo kung ano yung ibigay sa iyo ni Allah sa kabilang buhay. Yung dar al-akhirah, yung paraiso, hangarin mo ito. Ang pangarap natin sa ating buhay, mga kapatid, unang-una ay makita ang ating Panginoon sa kabilang buhay. At dito sa mundo, kalugdan tayo ni Allah at kahabagan niya tayo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tansa nasiba kami na dunya. Unahin mo yung kabilang buhay, pagkatapos, wala tansa nasiba kami na dunya. Huwag mong kalimutan ng iyong parte dito sa mundo. Ano yung parte mo? Yung bahagi mo dito sa mundo? Kasi bilang tao, ikaw ay parte ng mundo. Kailangan mamuhay ka kung papaano umiral ang mundo. Ano ito? Nakasaad sa banal na Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Pinag-iba-iba namin ang sabi ni Allah, ang kanilang pamumuhay dito sa mundo. Hindi lahat ng tao ulama. May mga ulama at may mga estudyante. Di ba? Hindi lahat ng tao kailangan doktor. Hindi kailangan ng tao nurse. Hindi kailangan engineer. At ang iba naman, mga magsasaka. Iba-iba. Yan yung buhay natin sa mundo, nakasaad yan sa banal na Quran. May mga tao, mali yung pagkaunawa nila sa pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW. Lahat para kay Allah, para kay Propeta. Lahat to para kay Allah, fisabilillah. Lumalabas ng ilang buwan, nawawala sa pamilya, ang asawa, ang kanyang anak, walang makain. Wallahi mga kapatid, ito ay maling
pag-unawa sa pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tamang pagmamahal, kailangan may fiqh. Alam mo kung papaano minahal una ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang Panginoon, kung papaano minahal ng mga sahaba ang kanilang Panginoon, kung papaano minahal ng mga salafus salih si Allah subhanahu wa ta'ala, at kung papaano sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun din ang ating gawin. Yun din ang ating mga gawin. May mga tao na umaasa lamang sa tabarruat, yung mga tabarruat sa mga donations. Mali yan, mga kapatid. Inutusan ka ni Allah na magtrabaho. Kabilang sa iman yan. Kaya yung pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan ng fiqh. Kailangan ng tamang pag-unawa at tamang alaman. So kung gusto natin lumakas ang ating iman, mga kapatid, ang unang mga ibabaw sa ating puso, ano ito? Pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang bagay na dapat natin taglayin upang lumakas ang ating iman, upang malasap natin ang tamis ng pananampalataya, ang mahalin mong iyong kapatid, an yuhibbal mar la yuhibbu illa lillah. Ang mamahalin niyang isang tao, ang kanyang kapatid, na hindi niya ito minamahal, maliban na lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal mo sa iyong kapatid yan, sa katabi mo, sa isang Muslim, ano man lahi niya, ano man ang kulay niya, kailangan mo siyang mahalin. Ito yung tunay na kapatiran. Mahalin mo siya para kay Allah. Hindi mo siya minamahal dahil mayaman siya, o di kaya may posisyon sa buhay, may katayuan sa buhay, kilalang pamilya. Hindi, mahal mo siya para kay Allah. Dito siguro sa Saudi Arabia, pansin natin, bilang mga tayo, alhamdulillah, marami tayong experience about sa atin dito. Kasi lagi tayo nasa masjid, alhamdulillah, nakakasama tayo ng mga Arabo. Marami sa kanila, subhanallah, hindi tayo kilala. Yung iba sa kanila, bago lang natin nakilala. Pero grabe mag-khidma sa atin, di ba? Yung pagsilbihan tayo, tulungan tayo. Marami sa atin yan. Saksiyan natin yan, mga kapatid. Dahil minamahal nila tayo para kay Allah. Nandyan yung iman. Kaya tayo, mahalin natin ang ating kapwa para kay Allah. At lagi natin ipagdua ang ating mga kapatid sa Islam. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manistagfara li kulli muslimin wa muslima. Sino man ang humingi ng kapatawaran sa isang Muslim, na sa bawat Muslim, sa buong mundo yan, na unang Muslim at mga Muslim sa panahon pangkasalukuyan, buhay at patay, ilista ni Allah sa iyo, sa bawat paghingi mo ng kapatawaran sa kanila, sa bawat Muslim, ng hasana. Subhanallah. Isang hasana. Bawat Muslim na hingi mo ng kapatawaran, may kabutihan ka. So kapag ikaw ay magdudua, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, o Allah, patawarin mo ang lahat ng Muslim na mula sa kalalakihan at kababaihan, alahya minhum wal amwat, mga buhay at mga nauna na sa amin, mga namatay. Isipin mo, ilan ang Muslim sa buong mundo? Ilang bilyon. Ha? Yung mga nauna na at yung sa panahong pangkasalukuyan, yung mga buhay. Bawat isa sa kanila may reward ka. Kaya tayo, mga kapatid, ipanalangin natin sila. At ipanalangin din natin, Rabbana la taj'al fi kulubina ghillal lilladina amanu. O Allah, tanggalin mo sa aming mga puso yung ghil. Ito yung ghil, ito yung inggit, yung pagmamalaki sa ating kapwa. Dapat, mahalin natin ating kapwa Muslim kung ano yung gusto natin para sa ating mga sarili. Kapag minahal mo ang iyong kapwa dahil sa siya ay may position sa buhay, o kaya minamahal mo siya dahil tuwing kasama mo siya, lahat ng pangailangan mo, tinutugunan niya o nabibigay niya, problema ito. O di kaya mahal mo si brother kasi mashallah may kapatid siyang maganda na gusto mong pakasalan. Ha? May anak, halimbawa, may pamangkin, may mga ganyan. Tama mali, di ba may ganun? May mga ganun. O di kaya para mapromote sa trabaho, nagpapalakas kay Mudir. Mahal niya si Mudir. Allahu Akbar. Tawag sa Tagalog to, mga sul-sul ba? Sip-sip. Mali siya, sip-sip. Subhanallah, marami ganyan eh. Hindi mo malalasap yung iman, yung tamang pananampalataya, kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ganyan yung pagmamahal mo sa iyong kapatid. Ang pagmamahal sa ating kapwa, para kay Allah. Lahat para kay Allah. Yung pangatlong bagay na dapat nating taglayin upang malasap natin ang ating ang tamis ng pananampalataya at lumakas ang ating iman, ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kamuhian niya na siya'y bumalik sa gawaing kufur, pagkaraan siyang iligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagkamuhian niya na siya itatapon sa impyerno ng apoy. Lahat tayo, mga kapatid, kapag may apoy dyan na malakas, kaya ba natin hawakan yung apoy ng ilang minuto? Ha? Pinagbabagang apoy. Kaya ba natin hawakan yun? Di ba ayaw natin? Paano pa kaya sa impyerno?
Kapag yung tao, ayaw niya nang balikan yung gawaing kufor, halimbawa dati, lasinggero siya. O di kaya sugarol. Di kaya babaero. Manluloko, mandaraya. Tapos ayaw niya nang balikan yung mga ganung gawain. Bakit ayaw niyang balikan yun? Kasi ano siya, naiinis siya, kinamumuhian niya ang kanyang sarili kapag maalala niya pa lang yun, maalala niya pa lang, tanda yun na nalasap niya yung tamis sa pananampalataya. Yung ayaw niya na. Pag maalala niya pa lang, astagfirullah, astagfirullah, Allah magfirli. No, umiingi siya kagad kaya napatawarin siya ni Allah. Tanda yun na lumalakas ang kanyang iman. Halimbawa, kung may apoy dyan, kaya ba natin hawakan yung apoy? Di ba hindi? Hindi tayo makatagal. So ayaw natin kung di natin kaya, ayaw din natin na tayo mapunta sa impyerno. So ganun yung paniniwala ng taong ayaw na bumalik sa dating gawaing kufur, yun ay tanda na siya ay nalasap niya yung tamis ng pananampalataya. Kabaliktaran sa taong nagmamalaki sa kasalanan, ha? Bro, alam mo ba, marami ako napaiyak na babae. Pinagmamalaki pa? Ah, bro, kagabi, ano? Nanalo ako sa sabong. Ah, yung mga ganyan eh. Yung mga kasalanan, pinagmamalaki pa? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Ang lahat ng aking tagasunod, papatawarin ni Allah ang kanilang kasalanan. Ilarawan mo ito kapatid na Muslim. Lahat ng maniwala kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papatawarin ang iyong kasalanan. Kapag isinasagawa mo ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na alinsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papatawarin ang iyong kasalanan. Illa, eto, maliban na lamang sa, kanino? Illal mujahirin. Maliban na lamang sa mga mujahir. Sino yung mga mujahir? Yung lantarang gumawa ng kasalanan. Lantarang gumawa, hayag gumawa ng kasalanan. O di kaya, kapag nakagawa ng kasalanan, pinagtakpan sila ni Allah, wala nakakita sa'yo. Hindi ka nakita ng mga tao, hindi ka nakita ng asawa mo, hindi ka nakita ng kaibigan mo, gumawa ka ng kasalanan. Pero ikinukwento mo, kabiling yan sa mga mujahara. Yung pagmamalaki ng kasalanan, pagkwento ng iyong kasalanan. Maliwanag mga kapatid, sa mga balik Islam, dapat huwag natin ikwento yung mga pagkakamali natin sa ating buhay. Yung mga kasalanan na ating ginawa. Hindi dapat. Yung mga taong ipinagmamalaki pa ang kanilang kasalanan, ipinagmamalaki ang kanilang kasalanan, mujahara yun. Haram yun, mga kapatid. Ha? At kasama rin sa mga mujahara, yung lantaran na paggawa ng kasalanan. Yung nakipag-text ka sa ano, tapos pinagmamalaki mo. Ito, bro, tingnan nyo, kachat ko si ano. Si Ibana. Si Ibana? Sino bro? Sino, ano pangalan mo? Baka marinig ka sa ano, ha? Stag ko. Hindi. Si Ibana. Yung mga sugal na ginagawa, yung lantaran. Kaya, ang paggawa ng kasalanan, mga kapatid, ng nag-iisa, mas magaan yan kaysa ipagkalat mo o di kaya ibahagi mo sa iba. Dahil sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gumawa ng isang sunna na kasalanan, sunna. Kasalanan yan, ha? Ibig sabihin, hindi alam niya ng mga tao, tapos ikaw yung panimula ng sunna na yan, hanggang sa nakagisnan na nila, nasanayan na nila, lagi na ginagawa yung kasalanan na yan, bawat isa sa kanila habang ginagawa nila yan, sa tuwing ginagawa nila yan, may parte ka. Allahu Akbar. Kaya yung pagtuturo mo sa kanila, anumang kasalanan yan, anumang gawain yan na may kasalanan, may parte ka sa buhay. Dito sa Saudi Arabia, mayroon akong puna rito, subhanallah, kung kailan tumanda, saka natuto ng mga online games. Di ba? Tapos binabahagi sa iba. Bro, tingnan mo, laro tayo na ito. Dati, abala sa pakipag-usap sa asawa. Mahal, kamusta ka na dyan? Yung natuto ng online games, wala na, hindi na makausap yung asawa. Games na lang. Tapos nakipag-usap pa sa mga babae, ganito ganyan. Wallahi mga kapatid, tukso yun. Yung nag-utos sa brother para matuto ng ganun laro. Tapos nakipag-chat sa mga babae, nakipag-usap sa mga babae na hindi mahram, kapwa lalaki, may kasalanan. Kaya kung gusto mong, kung halimbawa, natukso ka dyan, kasi mahina tayo eh. Walang taong perpekto. Kapag natukso ka sa isang bagay, halimbawa sa games na yan, anumang games yan, ikaw na lang mag-isa. Alam nyo yan? Huwag mo na ibahagi, huwag mo na hikayatin si brother. Kasi madadamay ka sa kasalanan eh. Halimbawa, ikaw nagtawba ka, nagsisi na ako sa nagawa kasalanan, pero yung tinuruan mo, hindi nagtawba. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Allahu Akbar. Tapos, yung tinuruan mo na, itinuro pa sa anak niya. Anong problema? Binahagi. Ikaw nagtawba ka na, bro. Hindi. Hindi, bro. Ikaw nagtawba na. Nagbalik loob ka na, iniiyak mo kay Allah. Pero yung tinuruan mo,
hindi, ayaw magtawba na. Kasi na-addict na. Nakuha na ng sistema. Tuloy-tuloy yung kasalanan mga kuha mo. Nakakatakot mga kapatid. Yan yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang marapat sa atin, kung na-addict ka sa isang bagay, halimbawa sa sigarilyo, kasi mahina nga tayo, tulad sinabi ko, huwag ka na mag-utos, ganito yung lasa ng sigarilyo, bro. Ikaw na lang mag-isa. Huwag ka na, magtago ka, huwag mo na ibahagi sa iba. Di ba? Ano, lahat ng kasalanan na ayaw ni Allah at na mahina yung sarili mo dyan, huwag mo na ibahagi sa iba. Halimbawa, may alam ka sabungan dito sa Buraida, pupunta ka mag-isa ron, naka-face mask ka, huwag ka na magsama, bro, samahan mo ako. Ikaw na lang pumunta ron. Huwag ka na kasi nakakatakot eh. Ikaw nagtawba ka, sabi natin, pumunta ka ng Makka, nag-Ramadan, umiyak ka, pinagtawbahan mo yun. Pero yung kasama mo, na-addict sa sabong. Tapos naghikahayat pa ng mga brothers. Allahu Akbar. Di ba nakakatakot mga kapatid? Yan ang epekto ng masamang kaibigan. Ng masamang kaibigan. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binalaan tayo na pumili ng ating mga kaibigan. Yung tunay na kaibigan, yung papayuhan ka. Itutuwid ang iyong pagkakamali. Kapag nadapa ka, itatayo ka. Hindi yung kapag bumagsak ka, iiwan ka at pagkatawanan ka at mamaliitin ka. Ipapahiya ka. Hindi. Ang tunay na kaibigan, yung papalakasin ang iyong pananampalataya, papayuhan ka, lagi kang paalalahanan para kay Allah. Ang payo ko sa aking sarili, mga kapatid, sa inyo, magbalik loob kay Allah. Tuwing humihinga, bawat hanggat tayo ay humihinga at nasa wastong pag-iisip, bukas ang pintuan ni Allah para sa tawba. Bukas. Hanggat tayo humihinga at nasa wastong pag-iisip. Bakit? Kasi may mga tao humihinga pero wala sa tamang pag-iisip, yung tawba sa kanila mahirap na. Hindi na sila akil kung tawagin. Hindi na akil. Wala na sa tamang pag-iisip. Hindi na, yung mga tao wala sa tamang pag-iisip, hindi sa kanila obligado magsala, hindi sa kanila obligado magbigay ng zaka, hindi sa kanila obligado mag-fasting kasi wala sa tamang pag-iisip. Hindi sa kanila obligado magbigay ng hajj. Pero yung taong humihinga pa at nasa wastong pag-iisip, wajib sa iyong sambahin si Allah. At wajib sa iyong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.